kailangan ni ano ko sa especially sa ano. Labis nang naapektuhan ang pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumabas ang iba't ibang akusasyon laban sa kanya, lalo na ang mga anak nito at ang dating asawa ay hindi nakaligtas sa pambabatikos ng ilang netizens. Isa nga sa naging controversial rito ay ang paglantad ni Colonel Roy Inagarma na naging malapit sa dating Pangulo. Marami ang naibunyag si Colonel Roy Inagarma na kung saan inamin nito ang tungkol sa reward system ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nailantad din ang di umano nagkaroon sila ng relasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman sa naging pahayag ng dating asawa ni dating Pangulong Duterte ay hindi siya basta-basta naniniwala rito dahil maari lamang daw di umano ito paninira sa dating asawa. Basta ang alam nito na naging mabuting Pangulo raw si Duterte sa bansa at ginampanan niya ng husto ang tungkulin nito para sa mga Pilipino. Matinding banat naman si dating Pangulong Duterte kay Colonel Garma. Narito at panuurin. Po ang mga naglabasan katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Pero, yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Ah. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember calling her. And for what? Yung presidente ako, nandiyan na yung lahat nasa akin na ang... Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, I am just trying to... I-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong reliyon ninyo. Tangina, trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala itong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Niligawan niya po? Oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma. Pag kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi pag tao ko, alam nila 'yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako mag... Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom na sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya nung May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Yeah,
hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng iglesia ni Kristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng iglesia ni Kristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when, as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo buho itong si General Beto? Colonel Leonardo? Yes, sir. Sino po ang nag-recommend sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base huron sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nag-recommenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito, o sige, kayo ang unit, and you do this job. You have to clear it with the... At hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever... mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po, ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal. Alam mo sir, ganito yan eh. Yung pulisir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung police, cancer ang asawa, sweldo, walang ibang puntahan yan. Ikaw pag hindi mo tinulungan ang police, sir, patay yung sweldo nila. Cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko? Magsabi ako, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commander siya sila. Tapos magtanong ako sa isang police, ilan ang anak mo? Sabihin, anim. Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang... Sildo mo ng ganun, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganun, nandito man sila, sir, and you can ask them,
Strikto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa pulisir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-pulis talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang pang gatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, Ang ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nakasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, let allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga police kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa druga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magparel sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's go kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganun, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, oh, yeah. Yung, alam, tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga, putang ina, pag nakita, kaya patayin kita. At kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon, so hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako. Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ako kayong pinatay, ginong pangulo? Sir, may ano ako, may moment of, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan. Mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, well, or citizens of this country. Anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback upan ako ng tatay mo. O, huwag na lang tayo mang gano. Ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao na babalitaan na maganda, kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis, kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila,
hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito kung extrajudicial killing. Yung, wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong police na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. What happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan sila. Sila ang may alam. O, sige, tanungin natin sila. Sinabi ko. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang police mo. Pag nakita ako yan, patayin ko. Sige ba, I will now ano, take the time off, Senator Estrada. So, sino yung... Wag lang, sir. Wag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So, we have lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir. Kaya na, Senador. Mr. President, can I ask ito muna sila? No? General Gamboa, Your Honor, hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao, sa career mo? At ano highest ang position mo po dun sa Davao? Yes, sir. I was the official spokesman of the regional police regional office 10-11 for 2 years. Regional? Yes. How about the city level? Wala, sir. I was never assigned the city officer. How about General Sinas, sir? You were never chief, di ba? So, dumaan po ba kayo sa career niyo sa Davao City? Never, sir. Never? Yes, sir. Oh, okay. How about si General Karamat? Hindi, sa mic, sir, para naka-record. Never? Sa career nyo? No, Mr. Chairman, sir. So only General Gamboa sa regional level. But what's the pleasure of Senator De Lima? Just one or two sentences, Your Honors. Yeah, please, go ahead. We all heard from the horse's mouth that there are indeed death squads and pointed to certain former BNP chiefs or chiefs of Davao. These are very clear. Davao death squad to liquidate criminals. Allow suspected criminals, inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Davao Death Squad andyan. Marami pong sinabi dyan tungkol sila Matobato and Las Cañas. And Colonel Garma has... confirmed that there is such a group, only that there is covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarate sila Matobato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Beneventura or kay Las Cañas and at times even from then Mayor Mr. Duterte Chair, himself. I'm sorry to interrupt. Thank you, ma'am. Good Senator. Yes, you have the floor. You have the floor. Go ahead. The former senator is jumping into conclusion. Let the committee decide whether indeed there is an existence of the Davao Death Squad. Senator Estrada, may I yes. just... Go ahead, sir. Yes, Mr. President. One statement. Kung lahat man ito, kung totoo, pahalain niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, yung file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals.
Thank you.